Alright mga idol, usapan boxing na naman tayo. Pag-usapan nga lang natin ang ilang kaganapan sa mundo ng boxing. Ngunit bago yan, subscribe na sa Boxing Glob PH! So yan yung mga idol, unahin muna natin itong tila umiinit na tensyon sa Team Casimiro. So mga idol, sa katatapos nga lang po na YouTube live ni Mr. Jason Casimiro sa kanyang YouTube channel na Cuadro Alas It's My Boy, ay nagkaroon nga po na mainit na usapin patungkol nga po sa lumalabas na issue na tila tanggal na nga raw ang kanilang adviser at cutman na si Mr. Stephen Lunas. So mga idol, kung ating maaalala nitong nagdaang araw, pumutok nga ang balita na tinanggal na raw sa Team Casimiro ang kanilang adviser at kumpare ni former 3 Division World Champion Janriel Cuadro Alas Casimiro na ang kanilang cutman na si Mr. Stephen Lunas. So mga idol, marami nga po kasi ang nagulat kung bakit hindi makakasama si Stephen Lunas sa paparating na laban ni Janriel Casimiro sa Japan. Kaya naman mga idol, ang naging issue nga nitong si Mr. Stephen Lunas ay siyang nagbigay ng daan upang magkagulo-gulo ang buong Team Casimiro. So maraming araw kasing nadamay sa nagpalabas na balita na tanggal na nga raw itong si Mr. Stephen Lunas. Kaya naman mga idol, para bigyan linaw at matapos na ang usapin dito sa kanyang YouTube channel, binigyan niya po linaw ni Jason Casimiro kung ano nga ba ang nangyari at ano na nga ba ang status nitong si Stephen Lunas sa Team Casimiro. So mga idol, ito nga yung konting video clip na nakuha natin. Actually, Kuya Stephen, yung mga lumalabas na nababasa namin na tanggal-tanggal, natatawa na nga lang kami kasi saan lang gagaling yun? Hindi namin alam yun. Ang sa akin lang sana, sa akin lang ha, kasi total, matagal naman kami magkasama ni Tata, 2019, nasa kanya na ako. Gusto ko sana, ang sa akin lang, kahit pa paano, sagutin niya ako diretso kasi sa ibang tao ko pa narinig eh. Naralalaman eh. Pwede man, pare, tsensya ka na kasi ganito. Yun lang naman gusto ko eh. Kasi tumatawag ako, ring ng radio. Ang sabi mo nga sa akin, position, di ba, kayo na mag-usap ni Tata? Di ba, sabi mo sa akin, mayroon tayong chat na gano'n, di ba? So yun ang ginawa ko. Nag-send ako ng message kay Tata, tumawag ako sa kanya dalawang beses, ring lang, ring hindi sumasagot. At tinataon ko yun na time na wala siyang training. Para sa kasi gusto kong malaman mismo galing sa kanya. Oh, kaya nga yung sabi ko sa iyo, kuya, sabi daw ni Tata kasi may napangakuan siyang ano, yung kumpare din niya, yun daw yung gagawin muna niya yung ano, diyan lang sa Japan lang naman. Pero pagdating naman sa US na yung laban, matik na daw, ikaw na daw yung ano kasi isang bisis lang daw yun sa Japan. Yun lang naman sa akin, coach, kasi mas ganda kasi sana para sa akin lang, sana si Tata lang nagsabi sa akin. Ganon, para ano, kasi... Pero yun nga, kuya, hindi ko alam bakit may sinabi dito, out ka na daw, wala ka na daw. Ang sabi lang naman, ang sabi ko naman kay Kuya Stephen, ano lang, sa Japan lang, kasi yun nga, napangakuan yung ano, isang... So mga idol, kung gusto nyo nga pong mapanood ng buo yung video, bisitahin nyo na lang po ang kanilang YouTube channel na Cuadro Alas It's My Boy. Sa iba pang balita mga idol, former Unified Welterweight Champion Errol Spence Jr. Sinibak na nga po ang kanyang longtime head trainer na si Derek James. So mga idol, sa lumabas nga pong mga balita, sinibak na nga raw ni Errol Spence Jr. itong si Derek James bilang head trainer. So mga idol, muli nga pong naghahanda sa kanyang paparating na rematch itong si Errol Spence Jr. kontra kaya Undisputed Welterweight Champion Terence Bud Crawford. So inaasahan naman na bago matapos itong taon, mangyari nga ang kanilang rematch. So usap-usapan naman mga idol ang posibleng pumalit sa pwesto ni Derek James. Ito nga pong sina Calvin Ford at Roy Jones Jr. So sa mga idol natin na hindi nga po nakakakilala rito kay Calvin Ford, ito nga po ang trainer ni Undefeated 3 Division World Champion Gervonta Tank Davis. At syempre, ito namang si Roy Jones Jr. with no introduction mga idol, for sure, kilalang kilala nyo na rin to. At sa iba pang balita mga idol, behind Japan na nga po ang ating kasalukuyang OPBF Light Flyweight Champion, Miel the Silent Assassin Pajardo. So mga idol, sa Facebook page nga po na shinare nitong sina Miel Pajardo, pabiyahe na nga raw sila ng Japan. Kasama niya nga po mga idol, sina Jason Bison at John Michael Salueta. So mga idol, magandang sinyalis nga ito dahil posible pong magkaroon na ng laban itong si Miel Pajardo. So alam naman natin mga idol na marami nang nag-aabang dito sa batang ito dahil na nga rin sa pinakikitang husay sa ibabaw ng lona. So kung ating nga maalala mga idol, nabanggit na rin ni Miel Pajardo na ang susunod niyang laban sa Japan nga mga idol.
Kaya naman mga idol, eh, sana magtuloy-tuloy nga ang magandang performance nito si Miel Fajardo para mapalaban na nga siya sa world title. So marami nga pong nag-aabang na makalaban ni Fajardo ang kasalukuyang kampiyon sa kanyang division na si Kenshiro Teraji. So ito nga pong si Teraji, eh, meron pang assignment kontra naman kay Heki Butler sa darating na September 18. So hanggang dito na lamang muna mga idol. Maraming salamat sa mga tumutok. Huwag niyo po kalimutan suportahan itong ating mga videos. Please like, share, and subscribe. And please support boxing. Thank you. Subscribe na sa Boxing Glob PH.